makikita sa bunga ang uri ng puno. Kaya medyo may katagalan. So, maliwanag na ang nakikinig sa salita ng Diyos ay mamumunga ng sagana pag pinag-usapan natin ang palay. Wala namang trigo rito. Noong panahon ng Kastila, sa liliw may nagtanim ng trigo kasi malayo at mahal ng panahon na yon. Pero ngayon, pag magsulusin, wala na. After ng World War II, mas mura pa kasi ang trigo na galing sa ibang bansa. Pero tayo, ang ating tinatanim ay palay. It will take 3 months, so, ayon sa mga magsasaka, bago mamunga ang palay. It takes time para makikita mo kung anong uri ng bunga ang isang puno. Pero bahagi yun na kung saan ay rin na nais ng Diyos na tayo maging namumunga. Pero kinakailangan maging maayos yung uri ng ating lupa. Wala nang problema sa binhi. Kasi yung binhi rito ay salita ng Diyos. Bagamat na yung panahon na ito, may tinatawag tayong mga binhi na kung tawagin natin ay specialized. Ang mga hybrid kung tawagin. Ibig sabihin, may mga uri ng lupa at uri ng abono sangayon sa uri ng butil. Pero ang pinag-usapan natin dito ng butil ay alin? Ang salita ng Diyos. Siguradong epektibo ang salita ng Diyos. Kaya lamang, dapat anong kailangan? Mabuting lupa. Hindi daanan. Hindi mabato, hindi madamo. Kaya ang panyaya na kung saan ay alin, kinakailangan din natin na hihanda. Sabi nga, ano yung pagkilos sa dapat natin sa katumparap? Tingnan muna natin kung anong uri ng lupa tayo. Madamo, mabato, daanan. O mabuting lupa. So kung madamo, kinakailangan alisin yung damo. Sabi mo nga, ngayon yung mga bata, yung mga sakistan, hindi na nila naranasan mag-gardening. Tayo may edad na naranasan natin mag-garden. Bahagi yun. Nung tayo ay elementary, kahit na nung kami, high school, na seminaryo, tatanim kami, nagka-garden kami. Pero ngayon, para ang mga bata ay meron, hindi na marunong, wala na atang lupa sa mga eskwelahan, kaya hindi na sila makapag-gardening. Mahalaga na makita natin. Kaya piniprepare yung pagtataniman. Kasi pag hindi mo piniprepare yung pagtataniman, tulad na yung pinaayon, mabato, daanan, o madamo, ay hindi mamumunga ng sagana kapag ganon ang uri ng iyong lupa. Kaya kinakailang malaman natin ang uri tayo ng lupa. Ano ba ito? Kinakailang natin linisin. At hindi lang kinakailang linisin.
kinakailangan i-maintain. Kinakailangan. Sige, pag inalis mo yung damo, pag magtatanim ka uli, hindi na umubos. Hindi na umubos yung damo. Makita natin kahit malinis na linis mo na yung lupa. Kinakailangan na linisin mo uli. Bahagi yun na kinakailangan natin. Kinakailangan din ang maintenance. Para alin, maging mabuting lupa. Kaya ang kinakailangan natin, na ihanda natin yung ating sarili, na makinig sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin ihanda yung ating sarili na makinig sa salita ng Diyos, kahit na napaka-epektibo yung salita ng Diyos, hindi tatalab sa atin. Kinakailang ayusin din natin na tayo ay maging mabuting lupa. Sa papanong pamamaraan, sabi ka natin may mga dapat tayong sa kaparan, yung patuloy nating paanyaya, katulad na limbawa ng alin, yung pagtanggap natin ng mga sakramento. Sakramento ng binyag, kumpil, kumpisal, kahit man lamang minsan sa loob ng isang taon, kung wala tayong malaking kasalanan, lalong-lalong na yung alin, yung banal na misa. Bahagi o yun eh. Sabi nga natin, yun ang maintenance natin. Hindi mo kasama rito yung alin, yung missionary mode. Maintenance mode pa lang ito. Kinakailangan natin pangalagaan. Paano pa tayo magmimisyon kung hindi sapat yung ating paghahanda sa ating sarili? Paano pa tayo makapag-outreach sa iba kung yung mismong uri ng ating lupa ay hindi natin pinangalagaan? Kinakailangan pangalagaan natin. Panatilihin natin mabuti yung ating lupa para tunay na pakinabangan natin yung pagliligtas ng Diyos. Sige, nandulog ng Diyos eh. Kaligtasan. Ano yung gusto ng demonyo? Ay tayo ay mapahamak. At tayo magkasala. Yun ang gusto ng demonyo. Pero gusto ng Diyos ay rin, mamuna ng sakala. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na mayanda natin yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ilagay natin yung ating sarili natin na panatilihin namin mabuti yung uri ng ating lupa. Mayroong disiplina na kinakailangan nating isamatuparan sa pagtugon natin sa panawagan ng ating Diyos. Hindi ito one time, big time. Ito ay kinakailangan ng patuloy na pangangalaga na tayo ay alin, mananatiling, mabubuting lupa.